Hello mga idol, panibagong video na naman. This time, ang kalaban natin ay ang Orc Archer. As always, gumamit tayo ng buffs, share boost, at i-check natin ang element at skill ng boss para malaman natin ang kanyang kalakasan at ang kanyang kahinaan. So, isa pa rin siyang Earth type, kaya magandang pang-atake sa kanya ay ang mga may element na fire at poison, at ang magandang pang-depensa sa kanya ay ang mga may element na fire at earth. Ang kanyang pang-damage naman ay physical pa rin, at ang kanyang skill, kahit na masakit, ay wala namang pang-debuff or pang-disable na mga effect. Next is mag-enhance tayo ng ating weapon at armor. So, since Earth pa rin siya, kagaya ng mga naunang boss, ay magagamit pa rin natin ang ating previous na enhancement. At same pa rin sa cards. Take note lang na physical damage ang gusto nating limitahan dito laban sa Orc Archer. Tip number 6, kumuha tayo ng paladins at mga high wizards sa ating service. So, paladins para pa rin sa kanilang pagtangke at high wizards para sa burning. At ang isa pang reason ko dito ay gusto ko yung mga pang-disable ng mga classes na ito. Kasi meron silang pang-stun, meron din silang pang-sleep, at meron din silang pang-silence. Huwag lang nating kalimutan na i-check ang quality ng kanilang mga items na naka-equip at ang level ng mga skills. If yung mga nakuha natin sa service ay madali lang napapatay ng mga normal na monster dito sa Orc Village 4, ay mas maganda na ipapalevel muna natin ang ating service. So, dito, ang service ko ay nasa level 66. At yung last na tip naman, ay if kaya nyo namang i-micro ang mga nakuha nyong mga character, ay pwede nyong i-micro para naibabato nyo ng nasa tama ang timing ang kanilang mga skills. So, importante dito ay namamaximize natin ang time na naka-disable ang boss. At para din nakaka-position ng tama ang mga characters. So, iwas sa damage ang mga mahihina at tumatangki naman or nasa harapan ang mga paladins. So, ayan mga idol, hanggang sa susunod na boss, paalam!